Babasahin po natin na Genesis Kapitulo 19, Versikulo 1 hanggang 38. At nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim, at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma, at sila'y nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila, at iniukod ang mukha sa lupa at nagsabi, "Ngayon nga mga Panginoon ko, ipinamamanhi ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod, at kayo'y matira sa buong magdamag at maghugas ng inyong mga paa, at sa madaling araw ay magsisipagbangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad." Kanilang sinabi, "Hindi, kundi sa lansangan mananahan kami sa buong magdamag." At kanyang pinakapilit sila, at sila'y nagsiliko at nagsipasok sa kanyang bahay, at sila'y kanyang pinaghandaan at pinagluto ng mga tinapay na walang lebadura at nagsikain. Datapwat bago nagsihiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sodoma, ng mga binata at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. At kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, "Saan nangaroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila." At nilabas sila ni Lot sa pintuan at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, "Ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng kanyang kasamaan. Narito, ngayon, may dalawa akong anak na babae na hindi nakakilala ng lalaki. Ipinamamanhi ko sa inyo na sila'y aking ilabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang mga magalingin ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang mga lalaking ito, yamang sila'y nangasa sa silong ng aking bubungan." At sinabi nila, "Umurong ka." At sinabi pa nila, "Ang taong ito'y naparito upang makipamayan at ibig niyang maging hukom. Ngayon nga'y gagawan ka namin ng lalong masama kaysa kanila." At kanilang ipinagtulakan ang lalaking si Lot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Datapwat inunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinaraan ang pintuan. At ang mga taong nasa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila, ang muntit malaki. Ano pa't sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan? At sinabi ng mga lalaki kay Lot, "Mayroon ka pa ritong kamag-anakan, ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-aalis mo sa dakong ito, sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin." At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, "Magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan." Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. At nang umuumaga ay pinagmamadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, "Magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa na sa bayan." Datapwat siya'y nagluluwat at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sabag sa kanya ng Panginoon, at siya'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila ay sinabi, "Itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o humintuman sa buong kapatagan, tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay." At sinabi sa kanila ni Lot,
Huwag ganyan, Panginoon ko. Narito, ngayon ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at pinakalaki mo ang iyong awang pinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay at ako'y di makatatakas sa bundok. Baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito, ang bayang ito ay malapit, takasan at maliit. O tulutan mong tumakas sa koroon, di ba ay maliliit at nabubuhay ako? At sinabi sa kanya, narito, sa bagay mang ito ay pinayagan din kita na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang tinawag sa bayang iyon ay Suwar. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Suwar. Na magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asopre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit at ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Tatapwat, ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. At si Abraham ay sumampang maaga ng kinumagahan sa dakong kinatatayuan niya sa harap ng Panginoon. At siya tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng kapatagan at tumanaw at narito. Ang usok ng lupain ay napailalang lang na parang usok ng isang buhurno. At nangyari na nang gunawin ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan na naalala ng Diyos si Abraham. At pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinag-unawan ng gunawin ang mga bayan na kinatitirhan ni Lot. At sumampa si Lot mula sa Suwar at tumira sa bundok ng mga kanyang dalawang anak na babae na kasama niya. Sapagkat siya'y natakot na tumira sa Suwar at siya'y tumira sa isang yungib, siya at ang kanyang dalawang anak na babae at sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin. Ayon sa ugali ng sangkalupaan, di ka, panamin natin ng alak ang ating ama at tayo sumiping sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing iyon. At pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama. At hindi naalaman ng ama nang siya'y mahiga ni nang siya'y magbangon. At nangyari, nang kinabukasan, na sinabi ng panganay sa bunso, narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Painumin din natin ng alak sa gabing ito. At tumasok ka at sumiping ka sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing iyon. At nagtindig ang bunso at sumiping sa ama at hindi naalaman ng ama nang siya'y mahigani nang siya'y magbangon. Sa ganito'y kapwa, nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. At nanganak ang panganay ng isang lalaki at tinawag ang kanyang ngalang Moab, na siya ang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalang Bin Ami, na siya ang ama ng mga anak ni Amon hanggang sa ngayon. Salamat po sa Diyos.